watching from Hong Kong, Swing Scorpio. Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao at gano'n na din po naman sa aking mga kababayan na sa labas ng ating bansa sa inyo po. Kumusta po kayo at sana malayo kayo sa anumang kapahamakan, ligtas sa anumang oras. At muli, ito po ang Islas Pilipinas Channel na muling nagbabalik. Kaya ngayon, mga kapatid, ipagdasal natin na sana naman yung, alam mo yun, yung likuran ni, yung, ayoko kasing sabihin sa inyo eh, kasi mami mag-aalala na naman kayo eh. At tama ka dyan, Sek Yama, na dapat mo talaga hindi sinabi ang kalagayan nitong si Francis Leo Marcos doon sa kulungan. Subalit karapatan din naming malaman na kanyang mga tagahanga kung ano ang sitwasyon niya doon sa kulungan dahil nga sa nag-iisa lang siya doon at bihira ang dalaw na nakakapunta sa kanya kaya hindi natin alam at nalalaman kung ano na ang kanyang kalagayan. Mas mabuti na ang ipinalam mo para sa mga vloggers na andyan, mga supporters at defenders ay mabulabog at mapuntahan yan. Kaya kung sabi mabulabog para hindi nila magalaw-galaw itong ating hinangaan na si Francis Leo Marcos. Kaya huwag kang mag-alala sa Kiyama kung inyong nabitawan at nasabi na si Francis Leo Marcos ay mayroong ngang naramdaman doon sa piitan. Dahil alam naman natin na kahit anong gawin ni Francis Leo Marcos ay mayroon pa rin umatake sa kanya. Gumawa nga siya ng kabutihan, mayroon pang umatake sa kanya. Ito pa ba ngayon na walang atake sa kanya? Pero huwag tayong magpapaapekto mga kababayan dahil ang importante sa ngayon ay ang kaligtasan nitong si Francis Leo Marcos dahil maraming mga kababayan natin ang umaasa sa kanya at aasa pa kung halimbawa siya ay makakalabas sa galing doon sa pitan. Kaya Sek Yama, huwag kang mag-alala, tama lang ang sinabi mo na ipaalam na ang tunay na kalagayan ni Francis Leo Marcos ay hindi mabuti doon sa pitan. Pero asahan natin na maraming litaw ng bashers kabi-kabila na aatake tungkol sa kalagayan nitong si Francis Leo Marcos. Pero tulad nga ng nasabi ko, huwag tayong magpapapikto sa mga bashers na yan. Hanggat maaari kasi, ayoko kasi nagsasabi sa inyo. Siyempre, nai-stress na isa doon, tapos kayo din dito may stress. Alam mo yun? Kaya nga ang hirap-hirap ng sitwasyon na ano, nagtatago ka. Yung kinikim-kim mo lang. Oo, yun sa likod niya. Dati nilalagnat tapos pinapainom lang siya. Ewan ko ano pinapainom dun. Diba? Kasi iniisip ko rin kayo kung sasabihin ko sa inyo lahat ng mga nalalaman ko dito. Kung sasabihin ko sa inyo lahat, eh di syempre na-stress din kayo. Hindi kasi ano, ang tagal ko kasi tinatago yung tanong ng tanong. Hindi ko talaga masagot kung ano yung sakit ni boss. Eh ayoko namang sabihin yung totoo kasi nga, mahirap eh. Baka mamaya pati yan, gawa ng content. Diba? Sabihin, may sakit pala yan eh, may ganito, ganyan eh. May punto ka dyan, Sek Yama. Talagang gagawa niya ng content ng mga kalaban na sasabihin may sakit itong si Francis Leo Marcos at mahirapan ng lumabas. Pero mga kababayan, Sek Yama, sana ngayon ang kailangan ng tulong ni Francis Leo Marcos na kahit dalaw lamang ay maipadama natin sa kanya ang halaga nating mga nagmamahal sa kanya dahil sa ngayon ay medyo nasa malilim siya ng sitwasyon.
Pero tulad nga ng nasabi ko, lahat ng dilim ay sisikat din ang bagong umaga. At iyon ang ating aantayin na sumikat ang bagong umaga na haharapin natin ang bagong pag-asa. At walang bali kung maistres man kami na humanga kay Francis Leo Marcos, ang importante, Sekyama, ay aming nalaman sa pamamagitan mo ang kalagayan nitong si Francis Leo Marcos doon sa Pitan. Dahil tulad nga ng nasabi ko, karapatan din namin nagmamahal sa kanya na malaman ang buong katotohanan tungkol kay Francis Leo Marcos. Dahil sa ngayon ay nangangapa tayo kung ano ang nagiging sitwasyon niya doon, kung kumakain ba siya sa tamang oras o kung may gamot ba siya na naiinom. Subalit mga kababayan, ang lahat ng problema ay may solusyon at may kalutasan. At ang kalutasan na iyon ay siguradong darating kay Francis Leo Marcos. May punto ka, Sikyama, na ang tanging magagawa natin sa ngayon ay ang dasal para kay Francis Leo Marcos sa kanyang paggaling sa nararamdaman niya sa ngayon. Dati nilalagnat tapos pinapainom lang siya. Ewan ko anong pinapainom dun. Diba? Kasi iniisip ko rin kayo kung sasabihin ko sa inyo lahat ng mga nalalaman ko dito. Kung sasabihin ko sa inyo lahat, edi syempre na-stress din kayo. Hindi bali ang stress sa amin, Sekyama. Ang mahalaga ay nalaman namin ang katotohanan tungkol kay Francis Leo Marcos, tungkol nga sa kalagayan niya doon sa Pitan. Dahil sa maniwala kayo sa hindi, kaming mga naniniwala kay Francis Leo Marcos ay nag-aalala para sa kanyang kalagayan. At mga kabayan, atin pong pakinggan ang pahayag ng pagmamahal nitong si Francis Leo Marcos sa kabila ng kanyang nararamdaman dahil nga sa kanyang sakit doon sa Pitan ay nagawa pa rin niyang magpaabot ng pagmamahal para sa kanyang mga supporters na nagmamahal nga ng tunay sa kanya. Pakinggan po natin mga kababayan ang pahayag ng pagmamahal nitong si Francis Leo Marcos. Sa bawat gabi, ang bawat kalamnan ko at himaymay ng aking katawan wala itong ibang nilalaman kundi ang pagmamahal sa aking mga kababayan. Puso ko'y nananaghoy, nagtatanong kung bakit at bakit ba. Ngunit ang damdamin ko'y nagliliyab sa paghihintay ng bagong umaga na kung saan muli kong mahahagkan ang aking mga kababayan na nananahan sa aking minumutyang inang bayan. At sa tuwing sasapit ang dapit hapon dito sa lamig na Pitan, muli na namang naglalamig ang aking kalamnan. Naghihintay na naman sa panibagong kinabukasan. Ngunit ang pag-ibig ko sa aking mga kababayan ay kailan may hindi mapapantayan ng kahit anumang kayamanan dito sa ating sanlibutan. Pagpalain nawa tayo ng ating dakilang lumikha na sana sa pagsapit ng panibagong umaga tayong muli ay magkasama-sama. Larga vida, hermano y hermana. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Ganun na rin kay Senior Ray de la Cruz na nagumagaya ng boses ko at nagpaparating sa inyo ng mga mensahe ko na isinusulat ko bago niya sabihin. Maraming salamat sa pagmamahal.
Mabuhay kayong lahat. Mga kababayan, inyo pong napanood at napakinggan ang pahayag ng pagmamahal nitong ating hinahangaan na si Francis Leo Marcos sa kabila ng kanyang karamdaman doon sa piitan ay patuloy pa rin siyang nagpaabot ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga tagahanga sa labas ng piitan. Mga kababayan, nakakapagpagdamdaming hayag ni Francis Leo Marcos. Ang hiningi lang natin sana sa ngayon ay ang dasal. Sabi pa nga ni Sekiyama, dasal lang mga kabayan ay sapat na para kay Francis Leo Marcos, dahil walang mabisang anumang sandata kung hindi ang panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa ngayon, Francis Leo Marcos, ang tanging magagawa lamang namin ay ang taimtim na panalangin upang nga ikaw ay makalabas kaagad at gumaling sa iyong karamdaman ngayon. Dahil sabi ko pa nga, kami ay nangangapa sa tunay mong kalagayan dyan sa piitan. Subalit wala tayong magagawa dahil hindi natin alam ang bukas. Ang tanging nakaalam lamang ay ang ating Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat ng mga tao na minamahal niya. Masakit man tanggapin ang buong katotohanan na ating nalaman tungkol sa iyong kalagayan, subalit sa ngayon ay wala tayong magagawa. Ngunit iisa lang, sabi ko pa nga, ang ating magagawa, pinakamabisang sandata sa lahat, ay ang dasal, taimtim na dasal. So sa iyo, Francis Leo Marcos, lagi mong tatandaan na kaming mga supporters mo, bloggers, defenders, at lahat-lahat ng mga sa iyo ay nag-aantay lamang sa iyong paggaling at lalong-lalo na sa iyong paglabas sa iyong kinapipitan. Tatandaan mo lagi na andito kami sa lahat ng iyong kabutihang pinaglalaban. Salamat, maraming salamat po mga kababayan. Dasal lamang, dasal. By the way mga kababayan, nais ko lang po ulit magpasalamat sa inyong panonood at sana masubscribe nyo ang channel nito, ganun din mapindot ang notification bell. Muli, maraming salamat po and God bless us.